Termino ng barangay officials gagawing 6 na taon. Panukala, suportado ni Laguna Provincial ABC President Boy Zuniga. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel. Ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po. Isusulong ni Senadora Amy Marcos ang panukalang baguhin na ang batas hinggil sa termino ng bawat elected barangay official. Sa kanyang pagbisita muli sa lungsod ng Calamba, kung saan mainit itong sinalubong ni Mayor Ross Rizal, pinulong ng senadora ang mga barangay chairman ng nasabing lungsod kasama na din ang mga kapitan mula sa lungsod ng Santa Rosa, sa pangunguna ng kanilang City ABC President na si Kapitan Toti de la Rosa ng barangay Dita, at pinaliwanag sa mga ito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng 6 na taong termino sa paglilingkod sa barangay kumpara sa 3 taon lamang. Ayon kay Senadora Marcos, masyadong maiksi ang 3 taon lalo na sa mga unang termino pa lamang ng mga kapitan, ang makatapos ng mga mahahalagang proyekto. Aniya, mas mainam na gawing 6 na taon ang termino upang magkaroon ng sapat na panahon ng bawat barangay na makapagpatupad ng isa o higit pa na proyekto. Idinagdag nito na bago pa masimulan ang isang proposed project, lalo na kung may kinalaman ito sa infrastruktura, mahabang proseso pa ang pagdadaanan nito, at may katagalan din bago ito mapundohan ng lokal na pamahalaan. Ang tingin ko, ang maaaring gawin ay itakda na, i-fix na yung termino ng barangay officials. Imbis na extend at extend, gawin na natin amyendahan yung local government code at itakda na ron na 6 na taon ang kapitan. Okay? At ang official sa barangay. At ito ay kasama sa lahat ng nakaupo. Ibig sabihin, 1 year after the presidential election, pati yung mga SK natin, kung kami nagtatawara, kasi yung pamerik, ang sabi may edad, may limitasyon sa dinastiya, sa kamag-anak, may limitasyon sa edad. Ang sabi ko sa kanila, tignan natin, kasi 24 years old naman ang maximum, papakaw pa rin sa 6 years. Ayun, pinag-diskirahan pa namin. Pero, ang PSKE election dapat 1 year after the presidential election. So, kung 2028 yung presidential election, ang susunod sana na election natin, sana, eh 2029 sa PSKE. Hindi naman nabanggit ni Senadora Amy kung ang nasabing dagdag ng taon ay magkakaroon din ng pagbabago sa bilang ng termino. Aniya, dadaan pa ang nasabing panukala sa masusing pag-aaral at mga serye ng deliberasyon sa Senado. Kaugnay pa din sa mga balak ng senadora, nais din niyang isulong ang pagkakaroon na ng pirmihang taon ng eleksyon pambarangay, at ito'y gagawin tuwing 1 taong makalipas ang halalang pangpresidente. Nangangahulugan, na kung sakaling maaprubahan, ay maaaring sa taong 2029 pa muli magaganap ang susunod na barangay and SK elections. Samantalang, buong suporta naman si Laguna Provincial ABC President Lorenzo Boy Zuniga ng Barangay San Ildefonso sa Bayan ng Alaminos, sa nasabing isinusulong ni Senadora Amy Marcos. Aniya, naihanda na din niya ang resolusyon ng Provincial ABC hinggil sa kanilang pagsuporta at pagsang-ayon sa panukala. Vice Governor, po ang masasabi niyo sa sinusulong ni Senator Amy Marcos na Barangay Officials Extension po? Magandang panukala yan at nakarating na din sa aking opisina, sa aking kaalaman na meron siyang isinusulong na para sa aming mga elected barangay officials. At ang ginawa ko ay kami ay gumawa na ng Liga Resolution, ng Provincial Liga ng mga Barangay Resolution na nagpapahayag kami ng full support sa kanyang panukalang batas na ito. Ito'y napakaganda sapagkat yung mga bagong halal ay magkakaroon ng mahaba-habang panahon para makapagsilbi, magawa yung kanilang mga pinangakong proyekto sa kanilang mga barangay. So, so far, sa ngayon ay hindi pa ba nagko-convene ang Liga ulit in the presence of Senator Amy para at least ma-further na mapag-usapan ng nasabing panukala? Ang nakarating sa aking request ni Senator Amy ay bawat isang bayan ay magkaroon ng kanya-kanyang mga resolusyon, no?
at the barangay level at saka yung liga ng mga barangay sa municipal or city level ng Laguna, at gagawa din ang provincial level ng aming resolution of support na amin namang ibibigay, isusumitin namin sa kanya sa kanyang opisina bago mag-SONA. Yan ang instruction sa amin. So, sa tingin nyo, may possibility kaya na instead na pumunta kayo sa opisina niya, ay siya ang pupunta dito sa inyo para kayo ay makausap lahat? Maganda kung ang kanyang schedule ay merong puwang para kami ay makausap ng isang pagkakataon, halimbawa yung 681 barangay chairman ng buong lalawigan ng Laguna ay ating malilikom sa isang barangay covered court o sa saan man na, at doon makapagsalita siya, maipaliwanag niya ang panukalang ito ng extensively, at palagay ko naman ay susuportahan yan ng mga barangay. Dagdag pa dito, balak ni Vocal Boy Zuniga na likumin na din ang bawat resolusyon na mula sa mga liga ng barangay ng bawat bayan at lungsod sa buong lalawigan ng Laguna upang maisumite na ito sa tanggapan ni Senadora Aimee Marcos. Sa eksklusibong panayam ng serbisyo balita sa Provincial ABC President, ipinaliwanag nito na bilang isang barangay chairman, makakabuti ito lalo na para sa mga unang termino pa lamang na mga kapitan na lubos na maipakita ang kanilang kakayahan at husay sa pamamahala sa kani-kanilang mga barangay. Ito si Ian Almario, ang AI reporter ng serbisyo balita, nag-uulat mula sa silid balitaan ng DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.